There is the meek and himself rich, they have nothing. There is the meek and himself poor, yet have great riches. Pray mga man, salamat sa inyo na pinagawin mo namin, masalamat sa mga niyo, ipulog kayo ng mga anak mo yun, kapatid po sa Lord, hanapin yung matuwi lang mga sila sa mga naligtas kayo na, mga tumanggap, si Atulo, si mga anak, si Bilwe, si Kaibiga Lord, si Philip Lord, at si Diadem, at sa mga nalim sa kanila, magbunga Lord, maalala nila, especially by the Lord, namin, masahin nila mga Lord, si maandangan. Next, yung pagpunta namin mo rito na sa pinakanday, mga kababayan doon. Sa Diyos na pangalabibig. Natin, yung mga kababay sa aming inyong service na patawad sa aming pagpunan. Amen. Yes, Amen. Okay. Okay. Nag-awi bata, no? Isa na, paglaki nyo, ha? Magkamat kayo, ha? Kailangan pa naman. Okay, kaya paghapon kami, Proverbs kami. Yung buong Proverbs, punong-punong ng aral na napaka-practical. May igli lang na verses, pero punong-puno ng ustansya to. Kaya kaya natapatay ng paggabi. Okay, pisa natin dito, the soul of the sluggard desireth, and not nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. Parang natapos natin ito, no? Yung sabihin lang ay, yung tamad kasi, gusto niya ganito, gusto ko ganito. Yung panahon namin eh, ano, binwo ko nun, binwo ko niya. Gusto lagi, gusto. Ano, sino mong bibigay sa'yo nun? Ah, wala namang bibigay sa'yo nun. Basta-basta, okay? Lahat ng bagay ay pinaghihirapan din. Okay? Salamat naman sa Panginoon, maraming blessing kahit na Pilipinas, kahit na paano. Para sa iba, no? Kaya sabi dyan, pag ikaw ay tatamad-tamad, wala ka, at nothing. Sabi nyo, but the soul of the diligent, pag sinabi diligent, ano yung diligent? Masipas. Masipas, no? So, talaga nagsisipan siya. Sabi nyo, make fat. So, bakit soul? Huwag sabihin lang sa Bible nyo siya, sa Old Testament, sinabing soul, yung mismong tao. Okay? Pag sinabing made fat, tataba. Huwag sabihin na, mayiging masaya ka. Okay, so sa Bible, actually kahit dito naman, yung sabihin, yung kayaman hindi magpapasaya sa'yo. Minsan masyado tayong plastic. Yun, no, obviously, minsan nagpapasaya din, di ba? Especially pag nakuha mo ng legitimate. No, legitimate. Hindi ka na kinakabahan mo, baka mawala ito. Hinakaw mo lang ito. Makakanakaw ulit kaya ako, makakapanloko ulit ako, di ba? So, pero pag maganda yung source of income, kasi may pinisikapan mo na paganda, no? Masaya yan, may masaya ka, okay? Halimbawa mga bata, so ano gagawin nyo sa buhay nyo? Okay? Ang ginutusan kayo, magsipag kayo kasi dyan nag-upi sa lahat ng pabaho, sa bahay. Ang marunong kang sumunod ng instruction, sumunod sa instruction. Pag nagtabaho ka, marunong kayo sumunod sa instruction. Masipag ka, hindi ka tamad-tamad. Okay? Mga pagod nyo nga. Hindi ko. Naglaro talaga. Naglaro, ano? Next time, titira nyo ng lakas yung ano, yung pakikinig sa Diyan ng Diyos. Kasi napinunta natin dito, okay? Walang question to, no? A righteous man hated lying. So, okay lang ba magali tayo minsan-minsan? Kaya sabi ko, nangami actually example sa Bible. So, yung ibang napaka-practical na ano, eh, dapat, ano, huwag kang magali, sabi sa Bible. Do not be friend with an angry man. Tama naman yun. Pero pag sinabi angry man, lagi siyang galit. So, mali yun. So, pero minsan, kailangan magalit din tayo, okay? Sa mga bagay na dapat tayo magalit, ano yan? So, patulad dito, example dito, lying. Ako, pag nagsinumaling sa akin, talagang pinapakita ko, galit ako. Lala sa mga anak. Kasi, alam nila, napakasama nun. No? So, paano din nila ulitin? Ganun din sa ibang tao. Pag nagustuhan nilin tayo. Ano yun, na-meet ko lang yun. Pero ba't mo pinapagalitan? Eh, kasi nga, mag-tag dito tapos. Di ba? Anong ginagawa mo? Kasi kailangan mong alalayan yung tao. No? Pag sinungaling, ano yan? Okay? Galit tayo dyan. Amen? Amen. Kung righteous ka. So, iba naman yung laging galit. Okay? Sabi dyan, but a wicked man is loathsome. Yan? Tandaan niyo yung mga term. Loathsome. Pag sinabing nose.
Parang ganun din, galit, nakakaasaw, well, nakakadiri, parang ganun, load. Bilang load. Pag sum, ganun siya. Kaya kung load sum, either nakakaasaw, nakakadiri, nakakaasaw, ganun. Sabi niya, a wicked man is load sum and commit to shame. Ano yung commit to shame? Pag sinabi shame, kahingiyan. Ano yung commit? So, papunta doon. Tandaan niya, pag kayo ay wicked, maaaring ngayon ay kinakatawa niyo yung sarili niyo, kinakatawa ngayon yung ibang tao. Okay, yung iba, ganun eh. Saan ba yun? Yung mga 80s, yung mga ganyan, kala nila, joke-joke yung ano yun. Kung nag-aaral tayo, hindi nila lang, magsisikap tayo dito. Yung isa, may hirap gawin yan. Sinagawa yung joke. So, siyempre, inaalalayan na natin. Pero later, natawa-tawa sila, they will come to say, mapapahiya din yan. So actually, yung inaaral natin, para sila mapahiya. Hindi para mapahiya lang, para maintindihan nila, uy, kung ano, nasabihan ko yung iba tao, yung mga kristyari, nasabihan ko ng bobo, tapos ako pala yung bobo. At yun ang totoo sa mga ideas. Okay? Okay, so ganoon yun ha, pag galit kayo dapat sa actual lumalingan. Okay. Righteousness keepeth him that is upright in the way, but wickedness overfloweth the sinner. So, ano yung sabihin ng upright? Ano yung upright? Matuwid. Pag sinabing, matayo ng slave. Pero pag sinabi dito upright, tama yung matuwid. Sasabi dyan, in the way. So, hindi nang binanggit kung ano yung way na yun. Pero, pwede natin na-include. Kahit ano, pero, yeah, pag sinabi mo kasi matuwid, alam ng tao yan eh. Hindi kasi lumalim, nagdadaya, right? Righteous. Ayun, righteous ngayon. Yun nga, kung yung sino yung upright. Pero sabi niya, righteousness keepeth him that is upright. Yung sabi ng keepeth, ano yung keepeth? Pinapanatili. For example, ano gusto mo ngayon? Kasi kami mga tata, yung laging ano namin, okay, yung last two sa bahay, gusto namin, laging may continuous yung pera, di ba? So, pag ikaw na yung matino, yung mismong katuwiran mo, yun ang nagpapanatili sa'yo. Tama nga naman, no? Yung iba is, na minsan, hindi mo panatili kasi may ginawang kalokohan. Yung ganun, yung mga kilala ko gano'n, di ba? May trabaho ng maayos, nagloko pa. Hindi yung baba kasi nasa, mas mababa yung wala, di ba? So, pag ano kayo, kayo mga bata, huwag kayo magloloko kahit sa bahay. No! Ito. So ngayon, binibigyan kayo ng ano, magulang yung ano. Naglaro, kunwari, ito, pag nakasal ako dito. Pinaglalaro naman eh. Pero pag sumobra, ako okay, tama na. Ayaw pa rin. Ay, patay. Yung nakakapaglaro ka na, mamaya, totally mawawala yan. Ganun yun. Ano ba? Kung pinapahinto ka, okay, pinapatahimik ka. Ayaw mo, oh, lalo ka. Para sa ganun yun, ano pa? Sa grades, sinari, ng estudyante. Gusto mo mas mataas na grade. Wala kang righteousness, kala mo okay lang mandaya. Gusto mo, naging top ako eh. Nandaya ako ngayon, ito yung mura. Average mo, nasa 85 ka na. Gusto mo baka 19, ayaw magdagdag ng aral, nandaya ako ngayon. Ano mayayari? Sa lang mapanatili mo lang 85, 86. Gusto mo 90, nahuli ka ngayon, lalo ka bumagsak. Sabi dyan, commit to shame. Okay, uulit doon. Kasi mapapahiya ka. Nandaya ka pa, mira. Section 1 ka na, nandaya ka pa. Meron kami ganun dati. So, and but wickedness overfloweth the sinner. So yun nga, pag nandaya ka, nasa maayos ka ng kalagayan, mawawala ka pa. Totoo yan, kahit sabi mga Kristiyano. Maraming mga Kristiyano na okay na patuloy ka na lang, magpatuloy ka na lang, nawala pa. Daming example niya sa church. Okay, kaya mag-iingat tayo, kung tayo makamad-tamad ka dyan, kala mo, ay, ako rin sinasabi, basta magpakabuti ka lang. Tamad-tamad kang makinig, yung pastor, na, ano na, sakit na ng lalamunan, no? Ano na, sakit na ng lalamunan. Okay? So, huwag mong iisipin. Okay, ganyan. Okay, ito yung maganda, yung ulitin binasa. Sige nga, makibasa ulit. Let's go. There is no seeking himself rich, yet hath nothing. There is that maketh himself poor.
ginawa niya, sarili niya ng mayaman, pero siya ay wala. At then, isa naman, ay ginawa mahirap ang sarili niya, pero ang yaman niya. Paano may yaman yun? Diba? Sige niya. Pero ba nun yung pinayaman niya sarili niya, tapos wala siya? Yes. Eh, sabi niya eh, pero anong, saan nangyayari? Saan nagiging totoo yun? Na nagpakayaman na mahirap siya? Bukod sa kanina ng daday, alas na wala. Henry C. Kung hindi iligtas si Henry C, wala siya, sabi ng Panginoon, for what shall it profit a man? Anong pakinabang mo kung mapa sa sanlibutan kung napahama ko na yung sarili mong maluluwa? Tama nga lang, mamatay ka rin eh. Namatay ka, oh, yaman mo dito. Nasa ngayon kayamanan mo? Si Sula mo, sabi niya. Isa sa mga, ano yan eh. Sa Ecclesiastes naman, sabi niya, pambira. Ano ko ba yung iwanan to? Na-realize siya, tandaan niya na, oh, okay, mayaman ka. Pinaghirapan mo yan, iwanan yung kingdom. Ano ito kayo iwan to? Na-realize niya, ang dami niyang anak, kaso wala siya makita patino. Kasi isa pa siya eh. Hindi siya patino eh. Hindi niya kasama eh. Okay? Kaya yung sinasabi dito, kahit payamanin mo yung sarili mo, it is possible na bandang muli yung kayamanan mo mauwi sa wala. O kahit pamayaman ka talaga, mayaman ka pa rin, kaso, bali, wala. Kasi yung bagay na dapat naging mayaman ka, sabi sa Bible, sabi sa Matthew, sabi sa Bible mismo, lay not up treasures in the earth where moth and rust doth corrupt. Okay, huwag ka mag-ipon dito. Sabi niya, rather, lay up treasures in heaven where neither rust nor moth corrupt, neither things break through and steal. So hindi pwedeng manakaw. Kaya dapat nagpapayaman tayo. Yung tao excited na excited. Uy, excited na isa. Saan ka excited? Diba? May manag ko kanina, magbira, may spider mo, napunta sa PBA. Ano yung nangyari dito? Ganyan mo siya. Saan tayo excited? Iba excited sa basketball, di ba? Brother Jesus, laging excited dati. Anong hindi ko ba? Nag-basketball ka ba? Ginebra. Kaya nag-basketball ka lang ako. Ay, magkakasundo ka yun. Nag-addict sa sapatos yun. Nag-sapatos ka naman. So, okay lang sana yun. Basta mabalas. Kaso na ako, maniwala ka. Kahit yung mga pastor dito. Yung si pastor ano, eh, hindi pa. Mag-ilig sa basi ko sa pastor dito. Minsan, no? Oh, nauro tayo. Oh, service na eh. May isa pa. Minsan, hindi align yung ating ano yun, yung passion natin. Excited ka sa mga bagay na wala palang patutunguhan. Diba? Katulad yung laro na yan. Hinebra, mayro. Wala, mananalo, matatalo. Wala ka naman balato doon sa mga. Pero kung excited ka sa mga salita ng Diyos, ito merong ano, talagang pag na-earn mo to sa langit, andun na yun. Hindi ka malulugi. Ano, paano tayo mag-iipon sa langit? Hindi nga. Sorry, baby. Okay, tama yun, no? Yung iba kasi sinasabi, eh, ano, mag-tice ka. Okay, di naman yun. Parang ka nag-iipon, no? Tama yun. Pero, ano, lahat yung magkakapatay. So, winning service, mas deserve, magpakatapat. Nag-iipon ka doon, doon ka nag-iipon. No? Yung mga bagay, especially na hindi ka pwedeng bayaran ng tao, malagay, magkatapat. No, pwede yung pikiin eh. Ang dami yung mga church yun, mga baptist pa, hindi nang gusto winning eh. Nang gusto winning sa kanila, yung mga world pero lang. Pati baka pastor, hindi lang ha. So, yun, isang, ang hirap niyan, hindi ka mabayaran dyan eh. Ang mabayaran ka lang, ano, post mo sa Facebook, yung mga programa nyo, ano, dahil sa mercy niya. Kala, mga napagalang mo sa kanila, sir, pastor, gano'n. Okay? So, pero nag-iipon ka, kung naglilingkod ka sa Diyos na totoo, nag-iipon ka sa langit. Okay? Kaya yun yung sabi dito, kahit payamanin mo sarili mo, parang baliwala lang. At yung iba naman, sabi dito, there is that make it himself poor. Ang sabihin nun, pinapahirap mo yung sarili mo. Tama ba yun? Gawin mo mahirap yung sarili mo? Parang hindi. Di ba siyempre dapat maging mayaman tayo? Kaso, yung sabihin nito, kumari, nagtatights ka. Diba? Salit na pwede mo na sa'yo na yun eh. Inita mo na yun eh. Ibibigay mo pa sa gawain ng Panginoon. O kaya, ano pa, nag-gastusin mo pa sa gawain ng Diyos. Or, maraming bagay, diba? So, parang pinapahirap mo yung sarili mo doon, diba? Ano, diba? Huwag mo every month yan. Matutunan mo na yan.
parang umihirap kumpara sa iba. No, kahit kami nun, hindi kami naranasan yung mga baka-bakasyon. Kasi nga, ayun eh, talagang pinapis namin yun. Kasi, ang samba to. Kaya, hanggang sa langit ka naman ha, forever yun, naku, ano mong di mo napuntaan lugar? Puntahan mo, lumilipad ka pa. Ganun lang tayo later. May enjoy natin yan, lalo na, eh, pangit pa yan eh. Pag ni-restore ng Diyos natin yan, after ng ano, sa millennium, ang ganda na, pati yung mga ahas, yung mga lion, gusto mo, kalaro mo ng anak mo yan. Mas may enjoy natin, kaya ngayon, hindi natin kailangan enjoy yan. Mag-liquid lang tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Dinosaur. Sakyan niya yan, no? Pwede yan. Saka na yun, okay na, huwag niya yan. Okay, kaya sabi dyan, yet have great riches. Yung mga lingkod ng Diyos gano'n. No, ginagasas mo yung church, no? Kaya sulbinin natin, kanina na, pag-asas bigla. Okay lang yun, mga bata, masaya sila, no? Sinabi niyo naman na laging, wala, hindi laging may pagkain, ha? Okay. Ako tala sila ngayon. Pagkato talaga kay tinapay lang, okay. Okay. So ito, medyo may kinalaman dito. Sige, pakibasa mo. Ready, go. The ransom of man's life are his riches, that the poor heareth not with you. Ano sa kayo nun? Marap yun ah. Ano yung ransom? Alam natin yung ransom, di ba yun? Binabayad sa kapalit ng buhay minsan. So, pero bago natin puntahin yung ano, meaning ng first part, kasi madalas na nagko-contrast yan sa pangalawang part. Sabi sa pangalawang part, but the poor heareth not with you. Ano sabihin nun? Hindi siya nakikinig sa sinabing review ay pag pinapagalitan. So, sino? Bakit yung mahirap yun? So, again, hindi sa Bible, balance eh. Hindi laging bilang mahirap, ha? Hindi ka nalaman sa pelikula, ganun eh. Palibasa eh, masa ang may nanonood ang pelikula, ginagawa nila, kinakampiyan lagi eh, kahit unfair na. Pag mahirap, laging bilang, mayaman lagi ganun. So, dito, parang sinasabi, ano? Kaya nagiging mahirap yung ibang tao, hindi lahat, ha? Again, parang kanina, dito, di ba? Pwede mong kinamahirap yung sarili mo na parang sa panlilingkod. So iba yun. Pero dito naman, minsan kaya yung ibang tao daw ay mahirap dahil hindi nakikinig. Yun lang yung minsan eh. Pag sinabihan ka na minsan, huwag mo nang hintayin yung pangalawa, pangatlo. Okay, Stephen? Lahat pala tayo. Okay, lahat yung mga bata ha. Kasi ngayon, diyan kayo matututo. Paano kayo magiging marunong? The ransom, anong pinalaman na sa ransom of a man's life? Or his riches? So yung sabihin nito ngayon, pag, alam natin, pag meron kang medyo na ipon ka, konti, minsan may ano ko eh, baon nun, may pangtumbos ka pag nagkamali ka. Kasi nga, meron ka ng naipon. Okay? Importante, tayo dito, ano din tayo? Kailangan natin, hindi tayo katulad ng mga ascetic life. Ano nyo ba yun? Yung mga Amish. Ano yun? Ayaw namin yung ano. Uy, bawal yan. Kandila lang kami. Na-electric man din. Pag may-tay lang kami. Over, kunwari, spiritual sila. No? Ayaw namin sa sakyan. Maglalakad lang kami. Hindi ganun. Pag biyaya ng Panginoon yan, binigay sa atin, hindi naman natin ninakaw at hindi tayo ng daya. Gamitin natin, okay? So, yeah. So, yung pera, magagamit natin yan. Ano mga ilang verses sa Bible na pabuang sa mayaman. Okay? Sa tamang paraan. Okay? Next. Go. The light of the righteous rejoices, but the lamp of the wicked shall be put out. Okay, so may dalawang klase ng ano. Again, madalas naman sa Proverbs, the righteous are the wicked, the fool, and the wise. May ilang kortas. So, dito, yung righteous at the wicked, pareho silang may ilaw. So, pero yung ilaw doon ng righteous, ano nangyayari? Nagre-rejoice, di ba? Pero yung lamp of the wicked, ano sa ano yung sinong put up, pwede mong ubos, pwede papatayin. So, parang nakakaawa naman yan. Pero nga kasi, ganun yung wicked eh. For example na lang, ganito ako nga, may nag, sa neighborhood natin,
ay, minsan nag-iingay tayo, pero kantahan lang, saka preaching. May nag-iingay rin dyan, kaso puro bawala, nag-iinuman. Okay? Parang may nagreklamo dito. O sino yung mapahintoy natin? Yung nag-iinuman, no, yung church dyan, o yung nag-iinuman dito araw-araw. So merong time light, meron din silang light. So malamang sa hindi, sila yung papatigilin. Kung patinuloy natin sa society, which is girl naman kahit pa paano. No? So ano pa? Yan, yung mga kulto. Oh, ngayon, sila yung mga mayroon. Pero, ngayon, nagpwede yung testimony ng sila ni Rose. Eh. Alam naman nila, sabi nila, deep in their hearts, alam namin, mali ito eh. Kasi hindi nila ginagawa. Katulad nung nag-akay daw sa kanila, pampira, kaya pala sila na-akay, pinapira sila eh. Actually, ganun talaga yung narinig ko. Kahit sa mga issue na yan. Yung isang kasama namin, parang binigyan ng puhunan yun. Wala naman siyang maayos sa tabaw, nag-play kami lagi. Hindi, mag-sinkap ka lang, gano'n talaga yun. May sakit pa siya. Maya-maya, hindi mausisa mo, may sarili ng business. Kasi ni-invite mo sa church, ayaw na, dito na kami sa Yeshua. So, ayaw po siya, pero yun ang nakikita ko dun eh. Kasi yung mga ganyan. Napahid ba kayo nun? Kung ano itong science niya, parang binili ka. Binili yung pagkatao mo. Sana huwag ganun. Yan ang binigay sa atin ng Panginoon na sa'yo sarili mo. At hindi pwedeng diktahan ng ibang tao. Tapos yung isusuko mo pa. Para ito ngayon, boto ang bukas, di ba? Diba, yan ang sana yung kapangyarihan natin. Na makapamili ng ating future, tapos yung iba pa, hindi pa gagamitin sa matino, ibebenta pa yung boto. Kaya maganda yung poste ng iba, di ba? Binigyan ka ng 500, tapos tatlong taon yung mga minuhan. So sa isang araw, parang nasa 16 cents lang yun. Yan ang ano mo, yan ang presyo mo. So nakakaawa tayo pag hindi tayo natuturo ang salita ng Diyos. Diba? Kaya sabi dito, pag matino ba, hindi ka basta-basta mag-put out. Hindi ka basta-basta mababaliwala. Yung source ng light mo, hindi basta-basta maalis. Kasi nga, ikaw ay magiging source. Kasi, ba't ka nagkita Diyos? Ba't sa hindi? Nakikita mo yung tagumpay. No? Hindi ikaw yung sa pagkakampi mong Panginoon, hindi ka mag-portal. So, ganyan yung mga... Kaya itong mga usapan kasi yung portal nyo yun eh. Kaya yung mga insecure yan. Kasi nga, alam nila, isang salita lang natin, katotohanan lang, papatang mo lang ng katotohanan eh, takot na yan eh. Ayaw nila ng ganitong straight na usapan, doktrina. Sa kanila, asaran lang, pagandaan ng church, doon na sila. Pero pag doktrina na, hindi na yan tatapat. Mayiging tapat niya kung nari, pero hindi rin. So in that way, yung kanilang light ay namumut out. Okay? So gusto niyo ba yun, mga nasa niyo? May kandila kayo, uy, ito, nakakita ko dahil sa kandila ko, tapos hinipan. Kaya namatay, o naubusan ka ng oil. Hindi maganda. Okay, tuloy natin. Ready? Go! Only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom. Okay, napakalap sa mga bata, di ba? Ano yung sabihin ng pride? Yabang. Ano yung contention? Content. Hindi yung content na ano, ha? Contento. Content. Content yan. Yung word word niya. Content. Ano yung content? Nakikipag? Nakikipaglaban. Yan, nakikipaglaban, di ba? The contender here. Contender. So, isang yung contender, nakikipagbuno, di ba? So, yung ginawa mo yan, only by pride kami contention. Okay, bakit daw may pag-aaway? Bakit may naglalaban-laban? Kasi yung una, may pride. Kung walang pride, kung ay, nagbibig, ay, alam mo, mas matalino ka naman. Alam mo, magkano lang yan. Sige, hindi tayo mag-aaway. Okay? Kung walang pride, walang away. Yes. Isang beses na yan, nakabanggaan ako. Eh, syempre, ayoko naman, naawa din sa mama. Sige, wala nang away. Diba? Pero kung may away-away pa yan, ano mangyayari? May away, kasi may pride. Diba? Magkano lang naman yan. Sabi nito, but with the well-advised and positive. Sabi, ano yung well-advised? Ano yung advice? Tamang pagpapayo. Payo, no? Ano yung sabi ng well-advised?
tamang payo. Or maayos, or pag sinabing well-advised, yung talagang marami kang advice. At tama, maraming tamang advice. Pag sinabing well, pag sinabing well done sa steak, ano sabihin mo? Lutong-luto, di ba? Ganun din tayo, kasi marami kang advice. So, saan tayo nagkakaroon ng maraming advice? Sa church yan. Especially pag nagkakaroon ng salita ng Diyos, naranasan mo yan sa sa'yo, mag-asawa, wala ka alam eh. Pero pag sa church, ang dami, alam na ng ano yun, yung mga nanay, tatay dyan, ito, ganyan, ganyan. So, marami, hindi ibig sabihin na sa susunod mo lahat yun. Hindi ibig sabihin ganun. Pero dahil nga sa ang daming mga payo sa'yo na maayos, madalas sa hindi, ano, kahit hindi ka wise, diba? Sinabi ba dyan wise siya? But the well advice is wise. Ganun ka sinabi. Hindi, sabi dyan, with the well advice is wisdom. So parang kasama niya yung wisdom. Kahit ikaw mismo hindi ka wise, dahil ina-advise ka, marami yung pinapapasok mo yung advice, kaya kami nagpasalamat kami sa ate. Kung ano, ba't kayo magmamalaki? Sabi niyo, share ng word of God. Sige, dapat ganun eh. Yun ang tama. Okay? Kaya magka-ano yan ha, saan magka-relate yan? Kasi nga naman, parang sa soul winning din, no? Kaya sa diskusyonan, di ba? Sino yung mga hindi nakikinig? Yung hindi mo na-advise, na, gusto mong i-advise, pero hindi mo ma-advise. Inaaway ka pa. Ayun, mga pride. Katulad yung nakausap namin last week. Hindi naman kami makain kapag ano, may time naman kami. Gusto mo, ngayon na. Hindi naman, ayun. Kasi may pride. Hindi ayaw niyang share na yung ibang tao. Tumuhin mo yan. Hindi ng pride yun. Kasi nga, nakainig siya kay Sobiano. Alam niyo, ano nangyari dyan? Masundot? Ako, hindi natin yan, ha? Mumula yung ano? Mata. Ngayon lang yan o kanina mo? Sige. Okay, so yan. So, tandaan niya, pag kayo ma-pride, yung ibang tao na supposedly pwede mag-advise, ako sa pride ko ganun eh. Pag nakita ko ng tao, no, nakausapin mo ba to? Hindi na, bahala siya. Marami sa Bible na ganun. Sabi niya, pabayaan niyo sila. Pabayaan niyo yan. Let the ungodly be ungodly. Marami pa doon. Pag ayaw makinig, ma-pride, huwag mo sabihan. Pag nakita niyo yung judgment sa kanya, nakita niyo yun. Sana matuto na siya. Pero iba, hindi pa rin. Okay, tandaan niya, mga bata, mga tayo, mga adult, no, ma-pride, walang kinaka, tanto ka na maayos. Okay, pag nakita mo na, mali ka na talaga. Ano pa? Aminin mo na at magbago ka. Ikaw yung mag-repent. Hindi yung hindi ka na nag-inig. Pag may ginig ka, magkakamal-advise. Yung iba tao, hindi mo hinilag sa'yo. Uy, bigyan ko nga ito ng advice. Alam ko, magaling na to. Kaso, sa bagay niya, mali siya. At nakita ko siya, kilala ko siya. Pag siya'y sinabihan mo, hindi siya yung sabihin. Yabang mo naman. Hindi. Naikinig siya. So, ano mangyayari yun? Dadami ngayon yung mag-advise sa'yo. Bakit siya mga tsaka yung mga friends mo, yung mga maayos din na tao. Okay? Ito. Ready? May basa pa. Ready, go. Verse 11. Well gotten thy vanity shall be vanished, but he that gathereth by labor shall increase. Ano yung vanity? Walang kambuluhan. Okay, tama yan, no? Mayroon bang wealth gotten by vanity? Yes. Mayroon bang nagkakapera ng wala lang? Wala siyang ginawang productive. Wala siyang ginawang ano, pero nagkapera siya. Loto. Yeah, pero yan. Sinasabi na nga dito. Ano ba? Nasa isip ko yung ano eh, showbiz. Diba? Ako nagpatawa ako, tapos binigyan ng pera. Wala ko yung sa, diba? Ano yung diminished? Shall be diminished. Mawawala or kukunti, di ba? So, pag yung, ano mo daw, nagkakaroon ka ng pera, sa pamamagitan lang ng wala lang, yung alilang uso ngayon, okay? Ang daling mawala yan. At pag ano, minsan, di mo na lang kung paano ka magkakaroon ulit. Kaya sabi nyo, sa kabaliktaran, ano yung sabi nyo? But he that gathereth, my neighbor shall increase. So, pareho lang yan, ha? Hindi sinabi sa bandang uli na wealth yan, pero obviously, wealth din yan. Wealth ang pinag-uusapan, kayamanan, eh, di ba? Kaya sabi dyan,
He that gathereth, okay? Tayo ay nag-gather ng pera sa pamamagitan ng labor. This is labor, mabaho na, talagang mahirap. Either mahirap or talagang, ano mo na, labor. Tama, ang totoo. Okay? Hindi lang ang ginagawa ni Lord. Mapautang. Diba? Umayaman din yan. Umayaman yan. Pero pambira pag naasal sa tao, meron sa Jeremiah, sabi nun. Yung mga nagpapautang kasi na nanginili sa tao, pambira to, nagpautang ka, nagkapera to dahil lang sa pautang tapos parang nagigipid, di ba? Ginamit na lang ang pera niya. Pero ngayon, usong-usong ngayon yan. Kasi na-establish nila yung sarili nila eh. Okay? So, ano mayayari? Pwede mawala din yun. Pero pag ikaw ay talagang tabaw, nag-iintress ka ng skills, ng experience, patas ng patas yan. Maniwala kayo. Ganun yun. Okay? Kaya huwag kayong marisilaw. Itong mga... Graduate ka na ba? Ah, ano pa lang? Graduate pa lang po ng senior. Senior high school. Okay. Ga-college pa lang. Okay, so natandaan niyo yun. Okay na yung magtrabaho kayo. Mahirap. Okay lang. Kaya tuloy-tuloy na tayo sa mga. Okay, ready? Ito naman, verse 12. Ready, go. Hope, remembering if the heart sick, but when a desire cometh, it is a tree of life. Okay, and then defer. Defer. Bagsap. Bagsap. Parang sinabing defer, di ba sa akin, defer, parang hinuhold or pinopospon, yan, tama. No? So, ibig sabihin ng hope, defer. Ibig sabihin, may pag-asa ka na, ito yung gusto ko, makukuha ko na yung inaasahan ko sa ganitong araw. Ay, hindi, next ano na lang, next week na lang. May pinaprocess pa kami. So, sabi dyan, make it the heart sick. No? So, kaya huwag yung gagawin sa ibang tao. Pag sinabi kong babayaran mo ganito, magkakaroon tayo ngayon, no? Huwag mong ano kasi magkakasakit yung tao, no? Sabi dyan, but when the desire cometh, it is a tree of life. So, yung mga pag-asa natin, ang pinakalit sa first part at second part is yung hope tsaka yung desire. Makita nyo yan? Tapos yung cometh tsaka yung deferred, magkabaligtad. Okay? Tapos yung seek, ang kabaligtaran yung life. Okay? At yun. So, ibig sabihin nito, yung gusto mong maging masaya yung ibang tao, no, huwag mong, sweldo kayo. Hindi, wala pa eh. Bukas na lang. Meron kami dating ganyan eh. Meron to eh, mga dating yun, no? Maayos. So, ano pa yung pwede nating i-ano dyan? So, na kanina, gusto namin share na, kaso wala eh, time na eh, may time din tayo. At sabi namin, mabalik kami next week. So sana, hindi rin maganda yung kalaban. Kasi so, baka may kalaban nyo nun eh. So actually, yun lang yun. So, asahan natin yung pag-asa natin. Yung pag-asa na ibang tao, huwag natin yung postpone. So, yan. So, parang maganda yun sa kanya, soul-winning din. Kaya ang approach natin sa kanila, kasi pinagkawalan din natin yung Bible, hindi natin di-delay. O sige, share lang kita next week, ha? Sabay kasi yun, tapos na yun. Pero may panahon pa, huwag mo lang ipagpamukas. Okay? So, lala ko tuloy yung last game namin namatay niya. Mas cancel. Pinagpaliba ko kasi masama ko, last week ko rin. Mamadali na. Ngayon natin, ngayon tayo dadalaw dito. Alam mo, stage 4 na. Magmamadali niya kasama ko. I-share ako ba? Ano ba sa biniwala? Sige po, ano, balikan ko na lang kayo Sabad yun. Mira, Thursday pa kayo. Ano po, hindi yan pinapa pagdating sa kaligtas. Hindi yan binibilay. Ito, dali lang to. Ready, go! Okay, makinig mga bata. So ano yung tinutukoy na word dyan? Ano yung despise pala? Oh, the best time despise ha? D
Sana. Despise. Hindi yan maasim, hindi yan pangang. Despise. Ano yung despise? To look down. Okay, binabaliwala. Ano yung word? Hindi binanggit dyan eh, pero malamang sa hindi, salita ng Diyos yan. Or pwede nga salita ng magulang mo. Pero in total, ang obviously, Proverbs to eh. Salita ng Diyos yan. So, ibig sabihin ito, pag binaliwala mo yung salita ng Diyos, meron pa mga ganyan, mga bata? Yes. Sabi, karamihan, di ba? Kasi makapastaw nga atin. Kahit nabasahin mo yung salita ng Diyos, ibig gagawin mo. So, don't despise. Pag nilaktawan mo yung devotion mo, para mong you look down on the Word of God. Okay? Kaya sabi dito, ikaw ay destroyed, may sira, or mapahamak, or mapahamak. Okay? Kaya don't despise. Especially pag sumisigaw na. May spiritual to, sumisigaw na dito. Huwag niyong gawin niya, masama yan. Okay? Mga bata, huwag kayong mag-asawa ng believer. Mga bata, maging masipag mag-aaral. Mga adon, maging masipag. No, huwag gawa ng kalokohan. Sumisigaw na dito. Ito ang sinabi ng salita ng Diyos, ayaw mo pa. Paniwala ka, pag dumating sa'yo yan, will be destroyed. Diba, yung kabaliktad na naman, oh, ano sabi dyan? But he that feared the commandment, okay, pagkansin niya, ano yung equivalent niyan sa first part? Yung word, tsaka yung commandment, isa yun. Okay? Yung despise, kabaliktaran ng fear. Pag sinabing, di ba? Steven, dito ka! Hindi takot, di ba? Hindi takot. Pero pag takot ka, lakit ka agad, di ba? So yung destroy, yung kabaliktaran ng rewarded, okay? So re-reward ka. Okay, pag ikaw ay may takot, na tamang takot sa either sa commandment ng Diyos or sa tatay mo. Authority mo. Okay? Kasi yun dito hindi takot sa tatay. Takot ka ba sa tatay mo? Hindi. Ikaw, takot ka ba sa tatay mo? Ha? Oh, no. Ikaw, takot ka sa tatay mo? Ha? Hindi. Okay. Iba naman yung pag-umay. Pag-unawal nun. Pero dapat may takot kayo sa tatay mo. Again, depende nga sa tatay mo sa pag marunong pa, dapat marunong ka, magtatay ka. Ikaw, Johan, takot yung tatay mo? Are you afraid of your father? Yes. Are you afraid of tatay yes. James? Ha? Pag hindi ka pinapalo, hindi ka takot, di ba? Pero pag pinapalo ka, Johan! Come here! Come here! Diba? So minsan kailangan takot kayo, okay? Sa tama lang naman, yung mga tatay ko, mahal kayo naman, hindi mo kayo kapalagas na gusto. Pero, may takot kayo, okay? So, he who despise the word shall be destroyed. Pag hindi ka nakinig, salita ng Diyos, salita ng authority mo, tatay mo, nanay mo, ikaw ay masisira, may papahama ka. Pero pag ikaw ay may tamang takot sa Diyos at sa authority mo, ikaw ay rewardan, okay? Amen. Dahil yan, paulit-ulit na actually sa Proverbs. O, last na lang to. Ulit na ako eh. Ready, go. The law of the wise is a fountain of life to depart from the snare of death. Okay, so this time, hindi siya kinokontrast, di ba? Parang pina-follow up yung sinabi sa first part. So, yan, the law of the wise is a fountain of life. So, yung sabihin nun, ano yung law of the wise? Ano yung law? Pwede yung utos, o pwede rin yung mga tamang gawin, di ba? Ito yung tama, pag sinabi niya gano'n, minsan, yung ibang wise, hindi ka naman pipilitin, di ba? Matulad ito, sa church, hindi kayo pipilitin dito. Mari, lahat kayo, nakikinig kayo, di ba? Iba-iba ang pagsunod nyo. Diba? Sabihin natin dito, ilang beses ang sinabi dito, umatid kayo lagi. Di ba? Lahat ko, umatid lagi? Hindi. So, siyempre, nag-iisip yan. Medyo totoo naman siguro yun, pero hindi totally. Ganun yan eh. Nung bata ako, ganun din ako, nag-iisip ako eh. Pero pinukpok talaga ng pastor yan, kasi nga importante, naiintindihan ko, importante nga, no? Paano kung makukuha ito ng ilang taon, napakalalim ng Bible, tapos atin ako 50% lang. Hindi, dapat mas maaga. Lalo pag tatay ka, yung anak mo naman, di ba? Bonus na yun, di ba? Salim na ikaw yung magturo, yung pastor na, di ba? Kasi ikaw, inaaral mo pa rin eh. So, ganun ako lang. Kaya maganda, pag bata ka pala, masanay ka na. So, ngayon, pag sinusunod mo daw yung batas ng mga wise, no? Kahit di ka na pinipilit,
Asabi na yung fountain of life. Alam niyo yung fountain, di ba? Yung mga bukal pa ba sa probinsya? Yung panahon natin, mayroon parang, ay, dito mayroon. May tao na sa Facebook na naman, nakakawa yung ano, no? Mukawas sa bukal, doon naka... parang malalaglag na siya. Ano yung sabihin ng bukal? Nakakatawa yung bukal, di ba? Ha? Galing sa ilalim. Anong galing sa ilalim? Tubig. Tubig, di ba? So tayo ngayon, dito, minsan, oh, nawasa. Pero pag nasa bundok ka, bukal lang ng bukal yun, di ba? Binuubos, fresh pa, minsan masarap. Walang bayad, no? Ano yung sabihin nun? So, pag ikaw daw ay sumusunod sa batas, parang yung buhay mo, parang hindi matatapos eh. No? Kasi yung magandang buhay. No? Hindi ka nag- pag laki ko, baka ano, baka hindi ko nalang gagawin ko. Hindi! Sumusunod ka sa tama eh. Ako ito, sa mga experience sa Bible nga. Kung ang Bible ay sabihin natin, alam mo na, sinulat lang ng tao, no? Siguro sa tagal ko nag-aaral salita nyo, siguro nagsawa na ako eh. Wala na akong matutuwa, wala na matutunan na bago. Kung sinulat lang ng tao, yan, kasi sa tagal pinaaral yun eh. Pero hanggang ngayon, natututo pa ako. Yun ang totoo, kasi nga, fountain of life yan. Bukod pa yung kaligtasan, ha? Yung mismong salita na yun, sabi mo lagi matutunan. At pure. Basta, hindi pa corrupted. Sabi dyan, isa sa mga ginagawa mo, para ikaw naman ay wise at para yung buhay mo ay parang bukal na hindi natatapos, sabi dyan, ikaw ay, pag sinabing depart is, ano yung depart? Part? Depart. Okay, lalayo. Oo, hinihimalay, no? Ano yung snares? Yan, okay. Very good. Okay, tandaan nyo yan, ha? Pag sinabing snare, trap. Kasi sa Bible, madalas, ha? Snare or gin. Trap. Kung sinabing umalis ka sa snares of death, siyempre, mabubuhay ka, di ba? So, ano yung mga madalas na snares of death? Yun eh, utang, di ba? Ano ba? Bisyo. Ano ba? Hindi, konti lang naman to eh. Pero pag nasanay ka dyan, no? Ano ba? Ano yung mga snares of death? Sa Proverbs, madalas yung babae, sa mga lalaki. Temptation, di ba? Ano pa? Sa mga bata, ano yung... Games. Ay, nabalitaan, di ba? Ano yung games, di ba? Nuutusan na pala yung ano, demonyo. Satanista pala yung ano. Talaga nagpakamatay. Kasi talaga, yung magulang mo, wala na talagang time. Lumalabas na yung anak mo dyan, no? Hindi mo binantayan. So, ano pa? So, yeah. So maraming pain ang kalaban. So, kaya tayo mag-ingat tayo doon ng lahat. So, hindi gusto ko sabihin, yung salita ng Diyos ang mag-comfort sa atin, yung salita ng Diyos ang mag-uturo sa atin para tayo maging safe. So, huwag kang tamalin. Tamad mo. Ang haba naman ng bahay ko, pabasahin ko lahat siya. Kaya inuunti-unti natin eh. Hindi na kailangan natin. Kaya ito, ganda nang ginagawa sa Sunday night, Proverbs. Thursday night, Mateo. No, so, sa covered. Yung mga importanteng aral. So, pag Sunday naman is, syempre, hindi sa akin. Hey, may question ba? Kaya na, pagod na rin ako. Ayun ba, ano? Magtanong lang kayo, binalita ko na sa kuya mo ba? Tuwa-tuwa si kuya mo eh. Sabi niya, ayun lang daw. Okay, so patuloy tayo mga bata, ha? Ha? Sino yung tanong? Ezekiel. 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 Is Malakay. Malakay to? Ito, yan. Yeah, so ito si John. Juan. Si John. Nakasundo pala kayo mga boys dito. Ito si Stephen, si Peter, si Joshua, si Kale. Ah, si Kale. Si Joshua. Joshua, Johan, saka si Jared. Sino ba si Jared? Josiah. Jared, Josiah. Wala ni Moses. May kasi pa kain natin. Ni Jared. Daddy, si Jose. Si Joseph. Mabira, nakikita ko sa inyo. Si James. Ako lang ang wala eh. Si Peter. Si Aiden. Wala rin. Pero okay lang. Wala si Aiden. Pastor niya. Aiden means. Hindi pa kasi Aiden.
Joseph. Joseph yun. Pakatino kayo, ha? Sabihin mo kayo. Si Jana Jasmine. Wala. Si Pia. May isa Pia ba? Joanne. Mary Ann. Pakatino kayo. Pakalot pala. Francis, no? Francis ba? Sisko. Sino ba si Francis? Saint Francis. Ay lang yan. Ay, pray. Lord, salamat po sa aming kasiyahan, sa inyong salita. Ano, makikita namin ang pagandang mga advices. Paano kayong tatagumpay, magiging wise, hindi wicked. Magpapalain nyo, Lord, sa inyong buhay. Nawa, nakita namin itong mga aral sa Proverbs, Lord, na napaka-practical mga tatagumpay din. Ibang bagay, Lord, na mahirap tindihin, Lord, sa panimula. But dito po na-experience. So, you know, ma-appreciate namin yung ginagawa sa aming buhay, Panginoon, sa aming church. Nawa, yung mga sarap din namin, patuloy sila. Hindi sila maalangan. Hindi sila mahadlangan. At kung mahadlangan man, sila yung papatuloy knowing na ang tinanggap nila pa ng patay ay totoo, galing sa inyo. At kayo yung pangunuguro sa amin, yung tutuwa namin sa inyo. Para natin, Jesus, can we pray? Amen!